mga kapatid sa Islam, palagi natin tatandaan na tayo ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang Muslim, alhamdulillah, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagpaparangal sa atin ng mga Muslim, ulaika hum khairul bariyah. Innal ladhina amanu wa amilu salihat, ulaika hum khairul bariyah. Sila na kung saan sumasampalataya, naniniwala sa Allah at sa huling araw, at gumagawa ng mga kabutihan, sila ang pinakamainam ng nilikha sa lahat ng mga nilikha. Jazauhum inda rabbihim, ila akhir al-ayah. Ang kanilang magiging gandimpala sa muling sa huling araw ay ang mga paraiso na dumadaloy dito ang mga iba't ibang ilog na apat na uri. Ilog ng tubig na kung saan din nagbabago, ilog ng gatas na mas puti pa kaysa sa niebe, ilog ng mga alak, Allahu Akbar, na hindi nakakalasing, napakasarap, at ilog ng mga pulot pukyutan. Dumadaloy sa mga paraiso. At radiyallahu anhum wa radu'an, sila ay nalugod sa Allah at sila din ay kinalugda ng dakilang Allah. Dhalika liman khashya rabbah. Yan ang magiging gantimpala sa taong mananampalatayang gumagawa ng kabutihan na mayroong tunay na takot sa Allah, na ito ang pinakamin essence ng pagpa-fasting Sawm Ramadan, na ika-apat na haligi ng Islam. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu an abihi wa aradahuma, sa book ni Imam Al-Bukhari na sahih at ni Imam Muslim na sahih, buniyal Islamu ala khams, naitayo ang Islam sa limang haligi. Shahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah, ang pagsaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa nag-iisa at tunay na Diyos, ang Allah. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang alipin at huling sugo at propeta. Pangalawang haligi, wa iqamis sala, ang pagtayo ng limang beses na pagdarasal na obligado sa Islam. Wa? Ha? Amir? Itaiz zakah, ang pagbibigay ng obligatory charity, obligadong kawang gawa. Wa hajjil bayt, ang pagbisita sa bahay ng Allah, sa Makkah. Paran. Wa sawmi Ramadan, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ang ika-ninth month ng Hijra calendar. Kaya sinabi ng Allah sa Suratul Baqarah, chapter 2 ng Quran, verse 183, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun, ayyaman ma'dudat. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. إلى آخر الآيات. O kayong mga sumasampalataya sa Allah at sa huling araw, araw ng muling pagkabuhay, araw ng paghukom, araw na walang pag-alinlangan, araw na kung saan tayo ay tatanungin ng Allah sa ating mga ginagawa, lantaran man o nakatago, araw na kung saan tayo ay gagatimpalaan, araw na kung saan katumbas ng 50,000 taon. Ta'arujul malaikatu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. 50,000 taon. Aakyat ang mga anghel ng Allah upang sila ay magsipaghanay sa araw ng muling pagkabuhay. Upang sasaksihan nila ang pagbibigay ng hatol ng dakilang Allah, ang tagapaghatol sa ginagawa ng mga tao at mga engkanto nung sila ay nabubuhay pa sa mundong ibabaw. Kung mabuti, mabuti din ang reward, gantimpala. Kung masama naman, wali'adhu billah, ilayo tayo ng Allah, masama din yung magiging Allah musta'an. Kaya itong pag-ayuno, ang pinaka-main essence dito, bakit tayo nag-ayuno? Lahat ng mga propeta, sila ay nag-ayuno. Pakatandaan natin. Nagbigay ako ng example kanina, si Isa, Jesus, 40 days, di ba? 40 nights.
Biblia at na-confirm din sa Quran. Pati yung kanyang nanay. Sino yung nanay niya? Si Mariam. Mariam. Sa Bisaya, sa Tagalog, Maria. Maria. Sa English, Mary. Allahu Akbar. Sa Quran, sa chapter 19, Surah to Maryam, mayroong chapter na ang pangalan ay Kabanata patungkol kay Maria. Andun sa page 3, sa third, sa second line, Inni nadartu sawma falan ukallima al-yawma insiya fakuli washrabi waqri ayna fa imma tarayna min al-bashari ahadan faquli inni nadartu lir-rahmani sawman sawma sawm falan ukallima al-yawma insiya. Nang si Maria ay pinanganak si Jesus, wala siyang asawa. Anong mukha ang iharap niya sa kanyang mga kababayan sa Palestine? Kaya ano ang payo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ya Maria, ya Maryam, pag mayroong nakatagpo sa iyo, nakaharap sa iyo, nakasalubong mo na tao, huwag mo siyang kakausapin. At sasabihin mo na ikay nag-aayuno at wala kang kausapin. Allahu Akbar. Kaya, dito nalaman natin na si Maria ay nagpa-fasting. Ganon din si Harun, na kapatid ni Moses, Musa alayhi salam. Nag-ayuno din sila. At maraming mga talata sa Biblia at pati sa Quran na nagpapatunay na ang mga propeta ay nag-aayuno. Kaya bilang Muslim, nabanggit ko kanina ang pinaka-main meaning ng Islam, ito ang pag-iwas sa mga nakakasira. Pagkain, pangalawa ang pag-inom, pangatlo ang pagsiping, at paglabas ng similya sa anumang paraan. Kahit with dream, Ustad, o hindi? Alhamdulillah. Kaya nga gusto kong ano eh. Kasi baka may nag-with dream, sabihin niya, sira na yung kanyang pag-ayon, o hindi. Ibig sabihin yung masturbation. Allahumma sta'an. Iwas. Nakakasira yan. At ang kasing kahulugan din na maaari nating ikabit sa pagkain at pag-inom yung dextrose. Itong apat ang pinaka nakakasira ng pag-ayon. Tanong, kanino obligado ang pag-ayon? Sa apat na kalagayan. Unang-una, ang pagiging Muslim. Alhamdulillah, Muslim tayo lahat. Ang Muslim, ang ibig sabihin siya na sumusunod sa batas ng Allah. Pangalawa, tamang pag-iisip. Pangatlo, nasa tamang gulang. Ano ang tamang gulang sa Islam? Rayan. Rigla. Ang lalaki pagka nilabasan na lang. Sahih. Pang-apat, al-qadir ala sawm. Siya na Muslim, nasa tamang gulang, tamang kaisipan o pag-iisip at kaya niyang magpa-fasting. Kaya dito, sa pang-apat, na kalagayan na mayroong kakayanan o kakayahan na mag-fasting, tanong, ibig sabihin ba nito ang tao na hindi kaya mag-fasting ay hindi obligado mag-fasting? Oo. Sino sila? Una, yung taong binanggit ng Allah sa Quran sa chapter 3 na nabanggit natin kanina, sa chapter 2 na verse 183 ng Quran, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِضَ. Kung sino man sa inyo sa kasakali na nagkakasakit o may sakit na kung saan hindi na ito gagaling. Hindi nagagaling ang sakit. Ibig sabihin, malubha. Tanong, Ustad, sipon, lagnat, sakit sa tiyan, ulo, ngipin, kaso-kasuan, usapan natin ha? Samad, unsa na sa Tagalog ng samad? Sugat. Obligado ba sa iyang fasting?
obligado. Bakit? Dahil itong mga itong mga sakit na ito gagaling pa. Nakuha? Allahu Akbar. Kaya nga ang mga doktor, pag nais nilang yung fast step di? I-check up, no? Medical check up yung isang pasyente. Mainam na payo sa kanya, siya ay mag-fasting. Di ba? Pag yung urine mo at saka yung feces o yung stool, ay i-check up. Alam niyo, napahad yan, yung mga nurse at saka yung mga dentist. Di ba, mas mainam mag-fasting? Allahu Akbar. Benefits. Pangalawa na kung saan hindi obligado sa kanila mag-fasting, bago niyan, yung taong may sakit na hindi gagaling o malubhang karamdaman, ano ang kanyang gagawin? Siya ay magpapakain ng isang mahirap, isang pagkain, isang beses, isang araw. Yut'imu ang kulli yawmin miskina. Siya ay nagpapakain sa isang araw ng mahirap. Allahu Akbar. Yung tao naman na may sakit, sa month of Ramadan, hindi kaya mag-fasting, ngunit maaari siyang gagaling. Pwede siyang maayo after sa Ramadan, obligado sa iya nga bayaran ang sa Ramadan. Obligatory sa iya nga babayaran niya yung pagpa-fasting na kanyang naiwan sa month of Ramadan. Pangalawa, na hindi obligado ang pagpa-fasting yung taong aw ala safar, yung taong binanggit ng Allah, yung taong naglalakbay. Yung taong naglalakbay ba ay mutlak o absolute na siya ay hindi magpa-fasting? Ito ang sinabi ng mga ulama. Kapag yung taong nagta-travel, nagbumibiyahe, kapag gaya niyang siya ay mag-fasting at walang nangyari sa kanya, kaya niya, mas mainam na siya ay mag-fasting. Dahil ang pagbayad ng fasting sa mga normal na araw after Ramadan ay mahirap. Diba? Siguro nasubukan ninyo na. Ninyo yan. Allahumma musta'an. Although sinabi ng Prophet Muhammad SAW at ganoon sinabi ng Allah, fa'iddatu min ayamin ukhar, at sila ay magbabayad o kanila itong ifa-fasting sa mga ibang araw after Ramadan. Subalit, tanong, kaya ba? Kaya kung kaya pa sa Ramadan na mag-fasting, mas mainam, no? Kasi month of Ramadan is month of blessings, month of mercy. Allahu Akbar. At alam ninyo yan, narinig ninyo. Kasi ilang years na kayo nag-fasting dito, liban sa, except for 6 newly guided Muslims na mga kapatid natin. Alhamdulillah. Naway patatagin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Islam. At ganoon din yung mga mahal natin sa buhay at lahat ng mga kamusliman sa mundong ibabaw. Hanggang sa oras ng ating kamatayan. Pangatlong tao na kung saan hindi obligado sa kanyang pagpapasting yung al-ha'id wa nifas. Yung babae na kung saan dinatnan ng buwan ng regla at yung babaeng nanganak. Subalit, obligado sa kanila na ito ay bayaran after sila bumalik sa normal. Naging malinis na, no? Pang-apat, yung babae na kung saan nagpapasuso. At mayroong nagdadalang engkanto. Nagdadalang tao, syempre, no? Mabdos, boros, nagsamkon, nagsabak. Sa Bisaya na siya. Boros, nagsamko, nagsabak, mabdos. Ang babae na mayroong dinadala, tatanungin natin, kung sa kanya bang pagpapasting, natatakot siya sa kanyang sarili at sa kanyang anak, obligado talaga sa kanya. So kung kanyang sarili lamang ang kanyang kinatatakutan na baka hindi niya kaya, obligado ba sa kanya na mag-break ng fasting o kailangan talaga siyang mag-fasting? Nami Amir? Tawakkal. Hindi ko narinig. Tawakkal. Tawakkal ala Allah. Titingnan natin yung kanyang kalagayan. Kung yung kanyang kalagayan ay mayroong itong epekto sa kanyang anak, kapag siya ay nag-fasting, mas mainam na siya ay hindi mag-fasting. Dahil hindi lang naman yung kanyang karapatan ang pinag-uusapan dito, pati yung kanyang bibig. At saka bayaran niya yun. Kasi sa kanya man obligado ang pag-fasting. Subalit, yung kanyang pagpa-fasting, kung nakaka-apekto sa kanyang dinadala, yun nga, mas mainam na siya ay kumain.
no? At bayaran niya after na siya ay manganak. Yung tao naman, babaeng nagpapasuso, tingnan din natin. Kagaya ng mayroong tinadala, yung buntis. Epekto ng kanyang pagpapasuso, kapag siya ay nag-fasting, nakakasira ba? Lumiliit yung gatas? No? Kailangan ba ng alternative? Bumili ng nido? Sana siya? Kanyang kuan? Verbran? Ha? Tingnan natin sa kanya. Kung kaya niya. Ano pa? Sino pa ang mga hindi obligado sa kanila mag-fasting? Wala sa baliw, baliw. Siyempre, sa apat na nabanggit natin kanina, na obligado sa kanila pag-ayon, no? Muslim, tamang mayroong tamang kaisipan, nasa ustong gulang, automatically, logically, papasok dito ang hindi Muslim. Buang ba? Sana siya? Baliw. Kaya wala pa miabot sa time nga eksakto ang edad. Yung hindi pa maabot sa tamang gulang. Ibig sabihin, hindi pa dumating sa kanya yung buwan ng regla, kung babae, at hindi pa nagkaroon ng wet dream kung siya ay lalaki. Eh, hindi obligado sa kanila ang pagpapasting. Hindi obligado sa kanila ang pagpapasting. Kasi ang binanggit natin kayo ng lagayan, yung pang-apat, yung may kaya. Kaya nga, yung may sakit, nagta-travel, nagpapasuso, buntis, may buwan ng regla, at ng anak, kapapanganak, mayroong permit na ibinigay sa kanila ang Allah, ang dakilang maawain, ang pinakamaawain sa lahat ng mga maawain na maaari silang hindi mag-fasting. Sa nabanggit natin kanina, ito ang kagandahan ng Islam. Dahil ang akala natin dati, nung hindi pa tayo Muslim, except sa mga Muslim na dito, kagaya ni Alfizar, ni na, sino ba yung mga Maguindanao dito at Maranao, Tausog, sila, alam nila na hindi pa sila dumating sa hustong gulang, nakikita nila yung kanilang mga magulang, yung kanilang mga lolo-lola, kamag-anak, nagpa-fasting. Sanay na sila. Tayo, nung hindi pa tayo Muslim, akala natin na itong pagpa-fasting ay pagpapahirap sa mga tao. No. Ito ay biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa 11 months na ibinigay sa iyo ng dakilang tagapaglikha, samot-saring pagkain, inumin, Allahu Akbar. Kabsa, biryani, faham, maggot, mandi, mashallah al-adhi. Kaya nga, 90% sa mga Pilipin nung dumating dito, bihira ka makita payat. Allahu al-musta'an. Allahu al-musta'an. Allahu al-musta'an. Nang dumating kami dito, kung alam niyo lang kung gaano kami kapayat, alam ni Fahad yan. No? Fahad? Allahu al-musta'an. Kaya nararapat lamang sa atin na ipakita natin sa Allah sa form of fasting ang ating pagiging mapasalamatin sa Kanya. Dahil kahit na nabanggit ko sa inyo kanina, isubsob natin yung ating noo, magmula nang tayo ipinanganak hanggang sa tayo ay bawian ng buhay na Kanyang ipinahiram sa atin, na tayo ay nagfa-fasting from that time up to the time of our death, di natin na masusuklian ang kahit isang biyaya ng Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Na kung inyong susubukan na bilangin ang biyaya ng Allah, ang ginamit na term ng Allah subhanahu wa ta'ala, kalima, ni'matallah. Bakit hindi ni'amallah? Sa surato Ibrahim at sa surato An-Nahl. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Bakit biyaya? Bakit hindi mga biyaya? Kung inyong bibilangin ang biyaya ng Allah, bakit hindi sinabing, kung inyong bibilangin ang mga, bakit singular ang ginamit, hindi plural? Subhanallah. Itong hangin. Sino ang kayang hindi huminga 10 minutes? Abdullah, kaya huminga hindi 10 minutes? Allahu Akbar. Ipikit mo ang iyong mata, 2 hours. Maglakad ka sa Kubayb. Ano mangyari sa'yo? Allahu Akbar. Hindi ka magsalita, 1 week. Ganun lang. Close yung bibig mo. O hindi gagalaw ang iyong kamay, half day. Hindi gagalaw. Di ba? Subhanallah al-Azim. Kaya ang isang tao na mapasalamatin,
yung tao na kung saan yung kanyang pasasalamat sa Allah ay kanya ding pinapasalamatan. Allahu Akbar. Sa tuwing ikay nagpapasalamat sa Allah at nalaman mo at natitiyak mo sa iyong sarili, puso't isipan, na itong lahat ay galing sa dakilang tagapaglikha, ang mawain, ang labis na mapagbigay, ang pinakamawain sa lahat ng mga mawain, ang pinakamapagbigay sa lahat ng mga nagbibigay, kung alam mo na ito ay galing sa kanya at iyo itong pinaniniwalaan na ito ay blessings ng Allah sa iyo at iyo siyang pinasalamatan, katotohanan, ikay nasa pagpapasalamat. At ang iyong pagpapasalamat, dapat rin na ito ay iyong pasalamatan. Allahumma, nashkuruka ala ni'amika al-jasima wa ala'ika al-azima. Ya Allah, amin ikang pinasasalamatan sa iyong mga napakaraming mga dakilang mga biyaya. Allahu Akbar. Allahumma sa'ad. Panghuli, lumagpas na 10 minutes. Subhanallah. Kasi tigingan ako kayo na nga i-stop ko. Oh, wala na yung time ko. Subhanallah. Sinabi ko 10 minutes lang. La hawla wala quwata illa billah. After pa yung kwan ustad. Dili kay ko ana pa yung uli din eh. Malayo yung kwan. Layo ila. Mayroon pang malayo dito. Ikuan ko i-stop ko sa kwan. Tagay ko 5 minutes i-stop ko. Inshallah. Okay, kwan, 9:20 na. Asa na ko? Nawala na ko. Ang bakit ko tinatatakutan na mapahaba ang salita? Dahil nung bago pa ako nag-aral, ayaw kong mahabang salita. Bakit? Sa dinami-dami ng mga sinasabi ng ustad, sabi ko, ano yung... Subhanallah. Ano ang nanatili sa aking isipan at saka sa aking puso na dapat kong gawin? Allahu Akbar. Ang sabi ko sa inyo kanina, ang pinaka-essence ng pag-aayuno at lahat ng mga ginagawa ng isang alipin na yan yung magiging dahilan upang siya ay maakay sa paraisong kanyang pinapangarap, takwa. Dahil ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay tinanong, "Ma akthar ma yudkhilul jannata ya Rasulullah?" Ano ang pinaka maraming bagay o dahilan na siya ang magiging dahilan ng pagpasok ng paraiso? Taqwa Allah husnul khuluq. Dalawang sentence, dalawang word lang. Takot sa Allah at pagiging mabuti ang ugali. Ang pagiging mabuting ugali ay pasok siya sa takot sa Allah. Dahil ang taong masama ang ugali, walang takot sa Allah. Pero bakit in special na ang pagbanggit ng mabuting pag-ugali? Dahil ang pag-ayuno, kung hindi ito nakapagbibigay sa atin ng disiplina, wala itong saysay. Kaya ang sinabi nila, ang month of Ramadan ay madrasatu at tarbiya, wa tazkiyatin nafs, wal adab, wal ikbal ala Allah, wal inkisar bayna yaday, wa mahabbatuhu, wa tadarru ilay fil ashar. Bimuwafakati sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ang pag-fasting, ito ay nagtuturo sa atin ng pagiging mabuting tao. Pagiging maka-Diyos. Pagiging mapagkumbaba. Pagiging mabait. Pagiging matulungin. Pagiging mapagbigay. Pagiging malapit sa Allah. Pagmamahal sa Allah. Pag-alala sa Allah. Pagmamahal sa lahat ng mga minamahal ng Allah. Pagmamahal sa lahat ng mga minahal ng lahat ng mga propeta, especially ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkamuhi sa lahat ng mga kinamumuhian ng Allah. Pagtingin sa haram, pagkain ng haram, pagsasalita ng haram, paggawa ng haram, pakikinig sa haram, pagpunta sa haram, paghawak sa haram, paggawa ng haram, etc. etc. Allahu Akbar. Ito ang main essence ng takwa. Ito ang isa sa mga highlight na detailed ng meaning ng tunay na takot sa Allah. Dahil ang tunay na takot sa Allah ay napakalawak ang kanyang meaning. Hindi kaya ang 1 year na pagtuturo dito. Kaya nga si Ibn Qayyim, isa sa mga scholar noong 8th century, na siya ang pinakamagaling na estudyante ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, na siya din ang pinakakilalang Islamic scholar noong 8th century, na umabot sa 500 plus yung kanyang naisulat na mga books sa Islam, for more than 500 volumes, sinabi ni Ibn Qayyim, na ang pag nabanggit ni Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah
na masakinu ahli dunya kharaju minha wa lam yadhuqu atyaba ma fiha faqila lahu wa ma atyabu ma fiha ya shaykhana qala atyabu ma fiha mahabbatullah wal unsu bihi wal inkisaru bayna yadayhi wa tadarru ilayhi wal intirahu bayna yadayhi. Allahu akbar. Na mahirap sila na kung saan lumabas sa mundong ibabaw na hindi man lamang nila nalasap, hindi man lamang nila naramdaman ang pinakamasarap sa mundong ibabaw. Ano ang pinakamasarap sa mundong ibabaw? Asawa? Ferrari? Magandang bahay? Ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kilalang Islamic scholar sa time niya. Ang pagmamahal sa Allah. Ang pagiging mapagkumbaba sa kanyang harap. Ang pag-iyak mo bilang pagmamahal sa kanya sa tuwing ikay nagdarasal. Naalala mo siya kung ikay nag-iisa. Umiiyak ka sa kanya dahil gusto mo siyang mamit, gusto mo siyang makatagpo na siyang naglikha sa iyo at nagbigay sa iyo ng buhay at pinili kanya bilang Muslim na sumasamba sa kanya. Sa kabila ng umabot ng 7, more than 7 billion ang mga tao sa mundong ibabaw, pinili ka bilang Muslim. 107 million ang population currently ng ating bansa. He choose you as a Muslim. To worship Him alone. Ikaw ang pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Di ba ito ang pinakamalaking biyaya? Ani natin makuha ang mundong ibabaw kung hindi man lamang ito katumbas ng pakpak ng isang langaw o isang lamok? Anong bahagi sa pakpak na yan ang ating i-distribute o ating paghati-hatian dito? Kung isang pakpak ng langaw, ilan bang pakpak ng langaw? Dalawa. Kung isang pakpak ng langaw, hindi umabot katumbas, hindi katumbas ang mundong ibabaw na mga bagay na napapaloob dito. From Adam up to the last day. Ano? Tanong. Ano ang bahagi ng bawat isa? Ano ang ating paghahatian? Allahu Akbar. Kaya, nararapat lamang na malaman natin kung gaano ka walang saysay ang mundong ibabaw. Dahil ang tunay na buhay, mga kapatid sa Islam, yung buhay na walang hanggan. Kaya nga tinatawag siya sa English na everlasting life. Bakit everlasting? Hindi ba ito everlasting? Kasi mayroong kamatayan. Aabot ka ng 70, 80, 90, 100, 1,000 years ka pa. Si Adan o Adam a.s. namatay siya 930. Yung kanyang apo si Matusalam, 969. Si Nuh a.s., si Noe, sobra 1,000 years old. 950 years siyang nag-invite sa religion ng Allah. Ilan na yung pumasok sa relihiyon ng Allah? 8 lang. Sa 950 years. Tanong, sila ba ay nanatili ngayon o sila ay pumanaw? Allahu Akbar. Afa imit ta afahumul khalidun. Kapag ikaw ay pumanaw o Muhammad, sila ay mananatili sa mundong ibabaw. Every soul shall test death. Kullu nafsin dha'iqatul maut. So napakaraming mga verses sa Quran, ayat ng Quran. Lahat ng mga tao sa mundong ibabaw, Muslim, hindi Muslim, lahat tayo ay nagkaisa, nagkakaisa. Walang pagdududa, walang pag-alinlangan na tayong lahat ay makakalasap sa ayaw at sa gusto natin ng ating kinamumuhi. Ano yun? Kamatayan. Tanong, dahil sa tayo ay mamamatay, hindi bagat nararapat tamang sa atin na binanggit Dr. Yusuf Al-Aql, na isa sa mga anak ng napakalaking alin dito sa Bureida, professor sa Department of Jurisprudence sa Qasim University, na tayo ay mag-unahan sa paggawa ng kabutihan? Ang aking masasabi, bago dumating ang buwan ng Ramadan, mamayang Fajr, ngayon mismo, isipin mo at planuhin mo na kung ano ba ang mga bagay na dapat gawin ng isang tunay na mananampalatayang Muslim na naghahangad na siya ipapasukin ng Allah sa kanyang inilaang walang buhay na walang hanggan. Everlasting life. Jannah, paraiso, surga, sulga. Allahu Akbar. Tanaman, kinabuhing walay katapusan. Ano sinabi ng Biblia sa John 17:3? O kini ang kinabuhing walay katapusan nga ila sa ilang pagpakaila ni mo isip bugtong matuod nga Dios ug kang Hesukristo ang iyang ipadala. Na makilala kanila bilang tunay na tag-isang Dios at si Hesukristo na iyang pinadala. Yan ang dalawang kondisyon sa time ni Hesukristo upang sila ay maka pasok sa paraiso. Ano yun? Makilala nag-isa. Tanong, ilang yung sinamba niya? Tatlo. Ginawang parang kape, sabi ni Ustad Ahmad Barcelon. Allahu musta'an. Tunay. Sinong tunay? Black na Diyos? Batang Diyos? Parang Amerikanong Diyos? Parang Europe na Diyos? Black na sarit. Santo ninyo. Umadto kag Afrika na itong Jesus.
Sino totoo dyan? Di ba, pandaraya? Pangalawa, na kondisyon na sa time ni Hesus Kristo na sila ay makakapasok ng paraiso at si Hesus Kristo na kanyang ipinadala. Pinadala. Anong pagpapadala? Diyos na nagkatawang tao? Propeta. Kaya nga sa Lucas, ako ay pinadala lamang sa mga nawalang tupa ng bayan ng Israel. At nagkaroon pa ng ito ng confirmation sa kanyang mga disipulo. Huwag kayong pupunta sa mga lupa, kalupaan ng mga Samaria at mga hintil. Bagkos puntahan ninyo ang mga naligaw na tupa ng aking bayan sa Israel. Yun ay confirmation. Tanong, ang Pilipinas kasama ba sa Israel? Bisag, kahit kapit pa yun. Allahu Akbar. Ilang libong kilometro. Ayong anong dahilan? Anong paninindigan ang mayroon sila? Tayo, mga Muslim, pinili ng dakilan ng tagapaglikha. Ganun din sa time ni Moises. Pagkilala sa tunay na Diyos, nag-isa, tunay, at si Moises bilang daan, buhay, katotohanan upang makapunta sa Panginoon, sa Allah. Sa time ng mga propeta, sila ang daan, buhay, at katotohanan. Sa time natin, dahil wala ng propeta, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si ang daan, buhay, at katotohanan. Dala niya ang katotohanan? Ha? Dala niya ang liwanag na kung saan ito ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggang sa wala sa araw ng muling pagkabuhay. Kaya pagsikapan natin mga magulang at mga kapatid sa Islam sa buwan ng Ramadan. Bagos ngayon mismo. Bago tayo dumating. Iplano natin. Dahil sa katotohanan, sa ating pananampalataya, sino man ang naghahangad, nagpalplano pa lamang na gumawa ng isang kabutihan, sa kanyang pagpalplano ay mayroon na siyang magiging reward gantimpala. Manhamma fil islami hasanatan falam ya'malha kutibat lahu hasana. Sino man ang nagpaplano, Allahu Akbar, nagpupursigi na gumawa ng isang kabutihan at hindi niya nagawa, isusulat sa kanya ang isang kabutihan. Ya bunayya anta fi khair ma dumta tanwil khair. Sabi ng isa sa mga salaf sa kanyang anak, o aking anak, katotohanan ikay nananatili at mananatili sa kabutihan hanggat ikay nagpaplano na gumawa ng kabutihan. Allahu Akbar. Kaya subhanallah, saan makikita? Sa ating religion lang, Islam. Allahu Akbar. Kaya itong buwan ng Ramadan na malapit nang darating sa atin, kasi ngayon 21 day na ng Sha'ban. Ang Sha'ban, ika-8 month ng lunar calendar. Ang month of Ramadan is 9th month ng lunar calendar. So, 9 days na lang. Pag nakita ang hilal, ang crescent ng month of Ramadan, fasting na kaagad. Anong garantiya makakarating tayo dyan? Umamayang Fajr. Kaya ngayon, di ba? Mag-unahan tayo. Ang binanggit ni Dr. Yusuf Al-Aqal kanina. Mag-unahan. Ang mga salaf, rahimahullah ta'ala, ito ang panghuli, inshallah ta'ala, at bilanggit ko rin kay Abdullah. Si Abdullah pumasok sa Islam, alhamdulillah, noong Saturday. Ilang araw pa siya, ilang araw na siya sa Islam? Allahu Akbar. Si Abdullah, kuibas, no? Kuibas, alhamdulillah. Nurse sa Qasim University. At itong Sabado rin siya yung sulod sa Islam, alhamdulillah. Sana patatagin siya at tayo ng Allah SWT sa Islam. At dagdagan yung ating iman, yung ating paniniwala, yung ating kaalaman. Magampanan natin yung ating mga obligasyon. Ang mga salaf, yung mga naunang Muslim, kaya't sila pinuri ng Allah sa Quran hanggang sa araw ng muling pagkabuhay, ano ba ang kanilang ginagawa? Ano ang sinasabi ng nag-aadhan sa masjid? Hayya ala salam. Anong kasunod? Hayya ala al-falah. Pumunta na kayo sa pagsasala. Pumunta na kayo sa tagumpay. Tanong, tayo ay nagtatrabaho bakit? Upang maging success daw. Kuno. Okay, masayang kuno ang iyang, masasayang daw ang time pag maagang punta sa masjid. Samantalang sinasabi na nag-call to prayer, punta ka na sa success. Di ba ang success doon? Ano mang success na iyong makamtan dito, wallahi, maubos yan. Hindi mo yan madadala. Ang madadala mo lang, ano madadala mo sa libingan? Wallahi, kahit yung medyas mo, hindi mo madala. Yung cellphone mo, kini ba? Hindi mo ito madadala. Dalawang tilang puti lang.
ang madadala mo ang iyong ginagawang kabutihan or kasamaan. Kuliyado bila. Ilayo tayo ng Allah. At dyan tayo tatanungin ng tatlong tanong. Sino ang iyong Panginoon? Ano ang iyong relihiyon o paniniwala? Ano ang masasabi mo sa pinakahuling propeta na ipinadala ko sa inyo? Ika ba'y naniwala? Tatlong tanong na kapag siya ay pasado sa tatlong tanong na ito na dapat pag-aralan ng lahat ng mga Muslim, mapa-Arabo, mapalumang Muslim, bagong Muslim, obligado malaman. Dahil kung bagsak siya dito, wallahi al-azim, bagsak siya sa final exam sa Yawmul Qiyamah na mayroong 5 main major exam. Anong 5 major exam o 4 major exam? Yung buhay bago ang iyong kamatayan. Ang iyong kabataan bago pumuti. Ang iyong balbas, ang iyong katandaan. Ang iyong yaman, saan galing, paano mo ginasta? Allahu Akbar. Ang iyong kaalaman, paano mo ito ginawa? Hindi lamang ulama ang tatanungin, mga ustaz, mga nakapag-aral. Tayong lahat tatanungin. Ustaz, hindi nakapag-aral. Tatanungin siya, bakit hindi ka nag-aral? Allahu Akbar. Except pa sa sala, sa pag-aayuno, sa pagdarasal, at marami pang iba. 3 questions sa libingan, major questions, at doon, final exam, 4 or 5 questions. Pagpasado siya sa dalawang exam na ito, kasi wala na removal. Na removal. Take 1, take 2. Magkuan ka din ha. Magkuan ka. Kining, stop. Ha? Kasi naka-eskola gloder eh. Wala exam. La hawla, wala quwata illa billah. Wala. Take 1, take 2, take 3 ka din ha. La hawla, wala quwata illa billah. Kaya, subhanallah, ito ang, kaya ang sinabi ni Sheikh kanina, kung naalala nyo, nalala nyo ang sinabi ni Sheikh kanina, sino yung pinakamatalinong tao? Mayroon siyang dalawang katangian. Ito ay binanggit ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mahinang hadith. Ito ay sinabi ni Umar, yung pangalawang caliphate o khalifa ng Islam after kay Abu Bakar radiyallahu anhu. Anhuma. Radiyallahu anhuma. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Ito ay naiulat ni Imam At-Tirmidhi at ni Imam Ahmad sa kanilang mga book. Ang pinakamatalinong tao sa Islam o ang pinakamainang na tao sa mundong ibabaw ay yung tao na kung saan dana nafsa. Anong dana nafsa ho? Yung palagi niyang nire-review ang kanyang sarili. Ano ba yung ginawa ko kanina? Ano ba yung sinabi ko kanina? Nakapagsala ba ako ng fajr kanina? Nang zuhur, ng asar, ng maghrib, ng isya? Ay salapat. Salatul fajr ako nakapagsala, nakatulog ako, nakagising ako 7 na ng umaga. Kasi wala namang pasok. Friday. La hawla wala quwata. Tumunog ang aking alarm clock. Pinatay ko kasi kulang ang tulog. Bakit? Dahil sa cellphone. Internet, FB, Twitter, Instagram, Snapchat. Wallahi lani. YouTube. Umsapan natin ha. Totoo yan mga kapatid sa Islam. Badiru bil a'mali fitanan kakita'il laylil mudlim. Yusbihu rajulu musliman o yumsi kafira. Wa yumsi mu'minan o yusbihu kafira. Allahu musta'an. Kayo ay magsipag unahan sa paggawa ng mga kabutihan bago pa man dumating ang mga time, ang panahon na kung saan dadami ang fitna. Anong fitna? Ito mga fitna. Di ba itong pinakamalaking fitna ngayon? Wallahi, wala akong nakita ang pinakamalaking fitna dito. Kasi bakit? Ustad, di ba ang pinakamalaking fitna yung pagpapatayan yan? Ang pinakamalaking fitna ay yung hindi pagsamba sa Diyos? Ang pinakamalaking fitna ay hindi pagdarasal? Totoo. Pero may mga dahilan yan. Ano bang nakikita ng mga taong gumagawa ng mga bagay na yan? Di ba sa cellphone? Back to 30 years, yung mga nabuhay 30 years, kayo tay, kayo po, yung mas matanda sa atin dito. Di ba nung wala pa ito ay malakas yung kanilang, mas malakas ang paniniwala at mas may mood, mas may dangal ang tao bago dumating itong, ha? Sa hindi. Ang pagkakapatiran, ang paggalang ng mga bata sa mga matatanda, ang pagbibigayan ng mga kapitbahay ngayon, ang pag-welcome, di ba mas mainam 30 years before ito? Subhanallah. Totoo lang, nagluluto ang kita at ating kapitbahay, kahit hindi Ramadan, nagbibigay. Pagpasok mo sa room, sasalubungin ka agad ng ngiti, at ikay ikukumusta, at maaaring ikay, ha?
I-hug, i-embrace pa. Ngayon, pagpasok mo, napakatahimik. Bakit? Tapos tumatawa. Hindi mo alam kung ano na yun, bakit tumatawa. Subhanallah. Kala mo kasi nung kausap, buang. Wala ko. Magsasalam ka. Salamu alaikum. Walang rad, walang sagot. Bakit? Busy. Di ba fitna? Nag-aadhan sa masjid. Hayya ala salam. Ashhadu an la ilaha illallah. Qad qamat as-salatu, qad qamat as-salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Wala, ala ikama, hindi pa ako nagpagudo. Ya Rabb. Di ba? Fitna. Subhanallah. Kaya ang bagay na ni'ma sa atin na Allah subhanahu wa ta'ala na Islam atin ito pangalagaan. Wallahi al-adhim, wallahi al-adhim. Dahil sa time na kung ito ay babawiin sa atin na Allah, wallahi, ang ating pagsisisi, walang katapusan. Wala nang pagbabalik dito. At yun yung pinaka-essence ng month of Ramadan. Hindi lang pagfa-fasting. Lahat ng mga inutos ng Allah, ito ay essence upang ikay mapalapit sa Allah. At lahat ng mga pinagbawal ng Allah, upang ikay hindi malayo sa Allah. Yan ang pinaka-essence ng pananampalatayang ibinigay niya sa atin. Lahat ng kanyang mga pinag-utos, malaking utos, maliit na pag-utos, ito ay upang mapalapit ka sa kanya. Upang ikay kalugdan, kapag ikay nalugdan ng Allah, ikay ipapasok sa kanyang paraiso. At lahat ng kanyang mga pinagbabawal, upang hindi ka malayo sa kanya, at hindi ito makasira sa iyong buhay, sa iyong reliyon, sa iyong utak, sa iyong isip, sa iyong dangal, sa iyong yaman. Dahil mayroong limang pinapahalagahan o pinag-iingatan ang Islam. Ano yon? Ang relihiyon, buhay, isipan, dangal, at yaman ng isang tao. Allahu Akbar. Kaya hanggang dito na lamang, insyaAllah ta'ala, sana meron tayong napulot na aral. Hindi man nagsabing 10 minutes, tagpirulah aladhi. Natatakot kasi ako kung sinabi ng Nabi Rasulullah sa hadith ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu sa Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kana yatakhawwal lana al-maw'idha. Pinipili niya ang mga araw na nagbibigay sa amin ng payo. Ito ay payo sa aking sarili bago kayo. Dahil ako ang unang tatanungin ng Allah bago kayo. Ginawa mo ba yan, Muhammad Ali? O ikay nagpapagaling lamang? Wallahi al-azim, walang tatanggapin ng Allah liban sa ito'y para sa Allah. Lahat ng iyong ginagawa, nakikita, hindi nakikita, lahat ng iyong mga sinasabi, lahat ng iyong mga nilalayon, in-intend, kapag ito ay para sa Allah, ito'y tatanggapin ng Allah. Kapag ito ay hindi para sa Kanya, wallahi al-azim, hindi ito tatanggapin ng Allah. Kaya ito payo sa aking sarili. Ano naman kung maging sikat ako? Ano naman kung maging kilala niyo ako? Ano maibigan yung reward sa akin sa araw ng muling pagkabuhay? Kayo ba ay Diyos na bibigay sa akin ng paraiso? At mag-iwas sa akin sa impyerno? Wallahi al-adhim. Sa amin lamang, bilang pagmamahal, dahil kapatid niyo ako sa Islam, at ako ay balik Islam, at nararamdaman ko ang iyong nararamdaman, tayo ay maging seryoso sa pagiging Muslim natin, Allah. Dahil madaling pumasok sa Islam. 2 sentences of testimony of faith na nabanggit natin. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, na susi ng paraiso. Tanong, ano ang kasunod nito? Kaya sa chapter 3, na nabanggit ko rin sa mga nakaraang lecture, verse 102, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayo mga sumasampalataya, mananampalataya sa Allah at sa huling araw, na walang pagdududa, katakutan ninyo ang Allah ng tunay, walang bahid, na pagdududang takot sa Kanya, na takot na kung saan ikay mapalapit sa Allah. Mapamahal sa Allah. Magiging mapagkumbaba sa Allah, sa iyong kapwa. At huwag ninyong hayaan na kayo ay daratnan o bawian ng buhay na Kanyang ipinahiram, liban na lamang na kayo ay tumatalima, tumatanggap, nagpapakumbaba, sumusunod, nagsasakatuparan ng lahat ng Kanyang mga batas sa abot ng makakaya at umiiwas sa lahat ng Kanyang mga kinamumuhian, ipinagbawal na Siyang makakasira sa atin dito sa mundong ibabaw, sa libingan, at higit lalo sa araw ng muling pagkabuhay. Naintindihan natin? Yan yung tunay na Muslim. Kaya nga kanina, ang hindi pagiging Muslim, magsusot ako, halimbawa ito, mashallah, mutawa. Yan, hindi ito titignan ng Allah.
ang titingnan ng Allah ito at yung nakikita. Kasi ang tunay na ang iman, ang paniniwala dito galing yan. Pero mayroon niyang outer practice. Kasi mayroon magsabi, ang importante dito, tanong, nakikita ba sa'yo? Kasi kung titingnan natin ang pinakamainam at ang pinaka may takot sa Allah na nabuhay sa mundong ibabaw, kasama niya ang kanyang mga disipulo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasama niya ang mga sahaba radiyallahu anhum, di ba nagka-crack yung dito niya sa haba ng kanyang pagdarasal? At tinatalian niya niyang bato yung kanyang tiyan dahil sa umabot ng 3 months walang niluluto sa kanyang kalan? Anong pagkain? Inumin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 months, for almost 3 months. Sabi ni Aisha radiyallahu anha, ta'amun al-aswadan. Dalawa lamang, tubig at saka dates. Allahu Akbar. Kaya saan tayo? Nangangarap tayo na makapasok ng paraiso samantang hindi naman nakikita sa atin. Wallahi al-azim, kahit ako sa aking sarili, naiyak ako kasi bakit? Di ba? Tatanggap tayo ng sweldo na wala tayong pagtatrabaho? Paano pa kayo ng paraiso? Papasok tayo na wala tayong gagawin dito? Importante, Muslim ako. Illogical. Non-practical reason. We cannot accept that kind of reason. Yeah? Illogical yan. Hindi yan matatanggap ng mayroong tunay na utak. Tatanggap ng sweldo, wala trabaho? Paano pa yung paraiso? Ya Rab. Kaya inshallah ta'ala, idua natin sa Allah. Ito ang sabi ko sa inyo. Idua natin palagi, wallahi ladin. Ipanalangin natin sa ating dakilang tagapaglikha na siyang Diyos ng lahat ng mga tao, lahat ng mga propeta, na bigyan tayo ng tulong ng Allah na atin siyang masamba. Bago ang yung ibang mga salab, bago ang adhan, pumupunta na sa masjid. Bago mag, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pupunta na sa masjid. Mayroon dito ako mga nakakilala dito mga taga Bureda, dito sa Kasim, sa Unaiza, sa Ras. Subhanallah, bago mag adhan, 30 minutes, 15 minutes, ando na sa masjid. Allahu Akbar. Bago darating ang month of Ramadan, nagpa-fasting na. Ang Prophet Muhammad SAW, itong month na ito, karamihan sa kanyang mga araw, kanyang pina-fasting. Kaya pagdating ng Ramadan, mashallah, ready na ready. Kaya Allah Ta'ala alam, Allah ang labis na nakakaalam na may patatagin tayong lahat sa Islam. Makita-kita tayo sa paraiso ng Allah. Sana sa ating pagtitipo na ito, walang makapasok sa atin sa impyerno. Lahat tayo ay susuriin ng Allah sa kanyang exam sa araw ng paghukom na tayo ay makapasa. Na may patawarin tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kahabagan tayo. Dahil sabi ng Prophet Muhammad SAW, alamin ninyo na walang makakapasok sa paraiso dahil sa kanyang ginagawa o gawaing mabuti. Kahit ikaw ya Rasulullah, sabi ng mga sahaba, kahit ako, liban na lamang sa habag at awa ng Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.